And sabi ni Tommy Locke, magbabago ba ability ni Gon? Paano magbabago? Ang nangyari lang naman kay Gon, nagkaroon siya ng restriction sa paggamit ng kanin kasi gumamit siya ng above and limitation eh. Ngayon nagkaroon siya ng limitation sa ayon yung kabayaran ng paggamit niya ng labis na aura. Hindi naman talaga totally nawala sa kanya yung Nen. Ang nangyari lang, nagsarado yung aura node niya. Yung aura node, yun yung pinaglalabasan ng aura, yung Nen. Ayan. Ngayon, naging parang normal lang. Bumalik siya sa normal. Yung hindi pa siya nakakapagpalabas ng aura. Yung katulad ng hindi pa nabubuksan ni Win yung aura node nila ni Killua noon. Ngayon, kailangan lang naman ni Gon na buksan yung aura node na yun. Hindi natin alam kung paano niya ulit gagawin. Pero yun, madali na lang naman na yun kasi dati na siyang nabuksan yung aura node niya. Hindi familiar sa akin yung katabi ni Mito. Sino yan? Yung katabi ni Mito, ayan yung burst ni Batera. Siya yung yung bumili ng maraming Grid Island na console. Yung mayaman, si Batera. Nakoma kasi yan eh. Ang dahilan pala kung bakit gusto ni Batera na makuha lahat ng Grid Island para makakuha siya ng card at nagpalaro siya nun eh. Naganap siya ng player na makakatapos ng Grid Island na laro. Tapos kasi makakuha ka dun ng tatlong card eh. Siguro ang gustong makuha dun ni Batera yung Breath of Archangel ba yun? Yung nagpagamot kila Gon tsaka kila Gentru tsaka yung mga kaibigan niya. Ay yung gusto niyang makuha na spell card para pag nakuha nila yon siguro para mapagamot itong kasintahan ni Batera kasi nakuha yun eh yung babae na yan eh. Tapos ngayon nagkaroon ng teorya na ayan daw yung totoong nanay ni Gon. Papayag ba si Jinkrix na mapunta sa ibang lalaki yung nanay ni Gon? Doon pa sa matandang walang ability talaga si Batera, mayaman lang. And yung yan yung babae kasintahan yan ng pinakamayaman na hindi naman pinakamayaman, isa sa mayaman sa Hunter x Hunter na bumili ng Grid Island si Batera. Lods, si Gyro siguro makakalaban nila Killua at Kite, no? Kasi sila lang ang hindi nakasama sa papuntang Dark Onanin eh. Sana masagot. And may posibilidad dyan, Carl. Ay nagsasabi pa nga na si Gyro yung final boss sa manga series o sa anime series. Kasi itong si Gyro, papunta siya sa Meteor City. Ngayon, sakto yung pagpunta ni Gyro sa Meteor City na pwede siyang magpalaganap ng mga tauhan niya. Basta pwede siyang magpalaki ng empire doon. Kasi gusto yung magtayo ni Gyro doon ng ng panibagong imperyo eh. Ngayon kasi yung dati niyang imperyo na may mga tauhan siya na naging Chimera Ant din, na ngayon yung Chimera Ant ay papunta na rin sa Meteor City para ipagpatuloy yung pangarap ni Gyro na magpalaganap. Kasi gusto ni Gyro na may galit siya sa sangkatauhan eh. Kumbaga parang gusto niyang sirain yung sangkatauhan, parang gusto niya ng kasamaan. Nakasisiguro ako papunta rin dun si Gyro. Posible din namang tinipon niya na ang lahat ng katulad namin at mga kakailangan sa pagtatayo ng bansa namin. Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi magtatagal, babalik tayo sa dati. Nasa taas na uli tayo. Sina Welfin, Hina, at Biza. Papunta ng Meteor City para hanapin si Gyro. Ngayon papunta si Gyro sa Meteor City para magparami, magbukod dun sa NGL, yung Meteor City, dun yung mas magandang puntahan ng mga katulad niyang na masasama dun sa Meteor City, diba? Tsaka yun nga, parang hindi siya mapipigilan basta-basta. Kung andun yung Spider, mapipigilan siya. Katulad nung nangyari kay Zazan, diba? Napigilan si Zazan sa mga plano niya sana. Ngayon, wala na dun yung Spider eh. Spider lang naman yung pinakamalakas na makakapigil sa maghahari-hari andun sa Meteor City. Ngayon, malaki yung chance na habang wala yung Spider, si Gyro makakapagpalaki ng imperyo talaga dun sa Meteor City. Ngayon, ang iniisip ko nga, baka ang maganap sa manga, ang kwento nila nila Kurapika, nadudun sila sa New Continent o papunta sa Dark Continent. Tapos ngayon, tatalon yung istorya. Ganun naman, di ba? Tumatalon yung istorya ni Kurapika pala, yung sa York New City. Tapos tumalon yung istorya naman sa Grid Island, istorya ni Gon tsaka ni Killua. Ngayon naman, ang istorya naman na to tungkol sa Spider, sa kila Kurapika, sa mga mafia, ayan. Pagkatapos siguro ng istorya nila, tatalo naman yung istorya kila Gon at Killua ulit. Pero, ayan, kasama na siguro si Kite niyan. Papunta na ang kalaban naman nila doon sa Known World.
ay yung lumalaking imperyo ni ano ni Gyro. Ayun. Baka maging final boss yun doon sa Known World, tapos baka pumunta rin sila ng Dark Continent. Basta parang ganun yung flow ng ano ng story ng Hunter x Hunter. Binibigyan ng bawat isa ng ano ng istorya, na kasi hindi naman ipapakita si Gyro doon, na kasi sa manga si Gyro ipinakitang halos magkasalubong sila nila Gon at Killua doon sa isang city kung saan gustong ipagtapat ni Chairman Netero sila Knuckle tsaka si Shoot, yung kung matatandaan yun sa Chimera Ant Arc, diba? Tapos ayun, tsaka hindi naman ikukwento rin yung buhay ni Gyro, na parang bakit ano ipa-flashback yung buhay ni Gyro hindi naman siya nagkaroon ng malaking screen time sa Chimera Ant Arc. Parang gusto niya lang pumunta sa Meteor City, tapos yun yung mga tauhan niya dati na naging Chimera Ant, diba? Papunta na rin sila sa Meteor City, kaya malamang katulad ng nangyari kay Sasan na nagtayo ng imperyo sa Meteor City kaso napigilan lang ng Spider, ganun din ang mangyari kay Gyro. Ang mas malupit lang dito kay Gyro talagang mas masama yung utak na neto ni Gyro, kasi pagka panganak pa lang niya ng niya bilang isang Chimeraan, yung utak niya intact pa rin. Ayun pa rin nilalaman ng utak niya na maghasik ng labim sa mga tao. Kasi yun nga, may galit nga si Gyro sa mga tao base sa kwento ng flashback nung bata pa lang siya. Kasi yun nga, naging masama sa kanya yung sitwasyon. Rick Herrera, nagkataon lang kaya na bagong meron mangyaring masama nasa eksena si Sheila. Ayan. Ayun nga yung sinasabi mo sa Volume 0 na inatake yung Kurta Clan. Siguro may kinalaman si Sheila, di natin alam. Pero ang galing, no? Parang nagkataon. Parang itinuro ni Sheila na dito yung mga Kuruta. Tapos nag-iwan pa yung Spider doon na iniiwan nila kapag may something na ginagawa sa kanila. Yung parang red tag nila, kumbaga parang ang sinasabi doon, bumabawi lang kami sa ginawa niyong masama sa amin. Ngayon, parang bumabawi sila na ginawang masama sa Spider o sa Meteor City. Paano bumawi yung Kurta Clan? Yung Kurta Clan, hindi nga sila lumalabas ng 'di ba? Ng Lokso Province o yung parang lungga nila. Parang may ginawa silang masama sa Spider. Diba? Tapos pinagkukuha, ayon sa kwento, pinagkukuha daw nila yung mata ng Kuruta, tapos ibinenta nila sa sumbastaan. Ngayon, ang sinasabi ng mga fans, ng mga teori dito, na parang si Sheila yung gumawa ng paraan para matunton yung Kurta, na something na may kinalaman talaga si Sheila, na siguro nakakita sila ng kakaibang bahagi ng katawan ng tao kay sa mga Kuruta. Ngayon, gumawa ng paraan si Sheila para matuntun sila ng Spider. Tapos siguro gumawa lang ng bagay na karumal-dumal yung Kuruta, na hindi naman talaga ginawa ng Kuruta, na si Sheila yung gumawa. Na tapos ayun, parang sa tingin ng Spider, gumanti lang sila para lang matulungan ni Sheila na makita yung Kurta Clan at makuha nila yung bahagi ng katawan ng tao. Ayun, bahagi ng katawan nila na kakaiba, yung which is mata, na ibinenta natin sa subastahan. Ngayon, bakit ibinenta sa subastahan? Bakit? Anong meron? Ngayon nga, kasi dito lalabas na yun nga, hinahanap, tinatarget nga nila yung pumatay kay Sarasa. Yung pumatay kay Sarasa, mahilig sa bahagi ng katawan ng tao na kakaiba. Na iniisip siguro nila na kapag nakita nila tong mata ng mga Kuruta, magkaka-interest yung tao na yon. Tapos yun, pipicturean nila to at i-upload sa website na ginawa rin mismo ng Spider. Ngayon, pagka parang natrace na nila yung kumuha ng bahagi ng katawan ng Kuruta, matitrace na nila, baka mahanap na nila doon yung pumatay kay Sarasa. Basta ang galing din ng Spider, gumawa sila ng website, pumatay sila ng marami, tapos nag-ano sila ng mga bahagi ng katawan, kaya siguro naging masama rin sila . Pero mali din . Tignan mo, ginagantihan sila ni Kurapika. Salamat sa mga tumambay. Show, peace, bye.